95% of Mr. Vicente Legazpi's share will be left to the wife, Esmeralda Legazpi. This includes the whole company, while the remaining 5% will be left to the daughter, Sansa Legazpi. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang 12th kabanata. Halos hindi makagalaw si Sansa sa kanyang kinauupuan at tanging panginginig lamang ng kanyang katawan ang namumutawi sa kanyang buong pagkatao ngayon. Napansin ni Gregor ang pagbagsak ng mukha ng pinsan, kaya naman agad niyang kinuha ang telepono mula sa kamay nito. "Hello?" Wika ni Gregor sa kabilang linya. At nang marinig niya ang sinabi nito, maging siya ay nag-iba rin ng muka. "Okay, we'll be there. Ako nang bahala kay Sansa." Sabi nito, sabay baba ng telepono. Hinawakan muna ni Gregor si Sansa sa balikat upang tingnan nito. Subalit na natili lamang na nakatulala si Sansa at nakatingin sa malayo. Tila ba wala itong naririnig at tanging iisa lamang ang tumatakbo sa kanyang isipan. "The meeting is adjourned. Let us continue this next week. We have to deal with some things for now." "Dismissed?" Sabi ni Gregor sa mga tao. Isa-isa namang sumunod ang mga tao sa loob ng meeting room kahit puno sila ng pagtataka sa nangyari. Muling tiningnan ni Gregor si Sansa at pinunasan ng mga luha nito. "Everything will be fine. Everything will be just fine, Sansa." Napatingin si Sansa kay Gregor at doon na lalong bumuhos ang kanyang mga luha. "Dad's gone. My dad's gone." Niyakap ng mahigpit ni Gregor si Sansa at patuloy na pinakalma ito. "I'm here. Magiging maayos din ang lahat." Paalala ni Gregor sa pinsan. Buong akala ni Sansa ay tapos na ang parusa sa kanya ng pagkakataon. Subalit lalo lang pala itong madadagdagan at lalo lamang siyang masasaktan. Tila ba pinaglaruan na lamang siya ng tadhana dahil sa sunod-sunod na dilubyong dumarating sa kanyang buhay? At tila ba wala na itong katapusan? Halos mabaliw na lamang si Sansa sa lahat ng nangyayari sa kanya. Hindi na niya alam kung ano ang uunahin at kung ano ang nararapat niyang gawin. Nakarating na rin lahat ang balita ukol sa pagkamatay ni Mr. Legazpi na dulot ng isang malalang atake sa puso. Sinubukan din daw itong isugod sa ospital subalit hindi na rin naagapan kaagad. Makalipas lamang ang 2 oras matapos malaman ni Sansa ang balita, ay ibinurol na rin kaagad ang kanyang ama. Dinaluhan ng maraming tao ang burol ng ama ni Sansa, partikular na ang naging mga kasosyo sa negosyo ng kanyang ama na simula pa noon. Ang lahat ng mga ito ay nagpaabot ng pakikiramay kay Sansa, subalit kapansin-pansin ang pagiging tulala ng dalaga. "It must be so hard for her. Imagine to lose her dad in the middle of the chaos of the enterprise she's facing. Sana lang talaga ay maging matatag siya. But Gregor will be taking over the company now, so it won't be too hard for her. She still has to learn a lot anyway." Mugto na ang mga mata ni Sansa at halos mangitim na ang ilalim nito. Wala na siyang tulog at halos hindi na rin siya makakain ng maayos. Tila ba isa na siyang kandilang paupo sa mga oras na to. Wala na siyang ibang malalapitan pa. At ang mas malala ay hindi lamang sila nag-ayos ng kanyang ama bago man lang ito mawala. Hindi na rin makikilala pa ng kanyang ama ang kanyang anak. Hindi na niya alam kung saan pa siya huhugot ng lakas. At dahil nga hindi makausap si Sansa, ang lahat ng mga tao ay roon na lamang sa kanyang stepmom nakikipag-usap at nagpapaabot din ng pakikiramay. Todo drama naman ang stepmom niya sa tuwing nagpapaabot ng pakikiramay ang mga tao. At may panahon pa ngang halos mahimatay na ito sa pag-iyak. Subalit kapag umalis na ang tao, ay nakikita na lamang ni Sansa ang kanyang stepmom na tumitigil sa pag-iyak at tila ba pinapalabas lamang ang lahat ng arte kanina. Wala na lamang magawa si Sansa dahil wala naman siyang lakas na maka-iskandalo sa burol pa mismo ng kanyang ama. Kaya hinayaan na lamang niya ito
at patuloy na pinagluksa ang kamamatay lamang niyang ama. Sa loob ng 3 gabi na ibinuro lang ama ni Sansa, ay meron siyang taong hinihintay na dumating. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay para bang inaasahan niyang darating doon si Tyrone. Kahit hindi para sa kanya at makiramay man lang, nang sa ganun ay maramdaman ni Sansa ang presensya nito. Gayunpaman, ay ni Anino nito ay hindi lamang nakita ni Sansa. Hindi man lang nag-abala si Tyrone na makiramay sa burol ng ama ng dating kanyang asawa. Bagay na ikinahina na lalo ng kalooban ni Sansa. Makalipas ang 3 araw ay inilibing na rin si Mr. Legazpi. Ayon na rin sa kagustuhan ni Sansa na huwag nang patagalin pa ito at nang makapagpahinga na ng tuluyan ang kanyang ama. At sa gitna ng seremonya ay parang apektadong-apektado ang kanyang stepmom sa pagkawala ni Mr. Legazpi. Bagay na pinapakita pa nito sa kanyang eulogy para sa yumaong asawa. Vicente was my rock. He was my everything. Noong panahong tinalikuran siya ng lahat, maging ang sarili niyang pamilya, akong naging kanlungan niya. I was there for him. Hindi ko siya iniwan at ako lang bukod tanging naging kaagapay niya. And he was mine too. But now he's just gone. I don't even know where and how to begin. Pag-iyak ni Esmeralda. Naging madamdamin din ang mga tao sa kanya at tila ba napukaw niya ang loob ng mga ito. I loved him so much. At pinangako ko sa kanya na hindi ko siya iiwan kahit patalikuran siya ng buong mundo. Pero ngayon, siya naman ang nang-iwan sa akin. Naiiyak na dagdag pa nito. Awang-awa naman sa kanyang mga tao, maliban na lamang kay Sansa na napaiwas na lamang ng tingin. Hindi siya makapaniwala na magagawa ng kanyang stepmom na mag-inarte ng ganito, gayong alam naman niya sa simula pa lang na ginagamit lamang ni Esmeralda ang kanyang ama, na nagpepeke lamang ito at puros pagpapanggap lamang sa lahat. Magaling ka talagang artista, sa isip ni Sansa. Sigurado naman kasi siya na kung pupunahin niya si Esmeralda sa harap ng lahat, ay lalo lamang itong gagawa ng iskandalo. Kaya naisip niyang wag na lamang mag-aksaya ng enerhiya rito. Hihingan din sana ng eulogy si Sansa, subalit hindi na ito nag-abala pa at si Gregor na lamang ang nagsalita para dito. Hindi kasi talaga kaya ni Sansa na magsalita dahil lalo siyang pinaghihinaan ang loob sa tuwing napagtanto niya na wala na talaga ang kanya ama. Lingid sa kaalaman ni Sansa mula sa malayo, ay naroon ang matagal niyang hinihintay. Naroon si Tyrone na nakikilibing din. Hindi lamang ito nakadalo sa burol dahil meron itong ginagawa. Subalit narito siya ngayon. Hindi lamang siya makalapit dahil nga katabi ni Sansa si Gregor, na hanggang ngayon sa pagkakaalam niya ay fiancé ng dalaga. Pagkatapos ng libing ay agad na ipinatawag ni Sansa ang abogado ni Mr. Legazpi, kasama ng kanyang stepmom na si Esmeralda, upang basahin sa kanila ang last will and testament ng yumaon niyang ama. Kumpiyansa naman si Sansa na sa kanya maiiwan ang lahat dahil lehitimo siyang anak. Kaya ganun na lamang ang gulat niya nang iba ang marinig mula sa abogado. 95% of Mr. Vicente Legazpi's share will be left to the wife, Esmeralda Legazpi. This includes the whole company, while the remaining 5% will be left to the daughter, Sansa Legazpi, including the rest house in Tagaytay. Halos hindi makapaniwala si Sansa nang marinig iyon. Wala siyang karapatan pa sa kumpanya dahil ayon ang nakasaad sa will. Napatingin siya sa kanyang stepmom at nakita niyang pag-iisme dito. Kumuyom ang kamao ni Sansa nang maisip na malamang merong kinalaman si Esmeralda sa lahat ng ito. Gayunpaman ay pinilit ni Sansa na ikalma ang kanyang sarili dahil baka lalong walang mapunta sa kanya sa oras na mag-iskandalo pa siya. Dapat lang naman talaga na hindi mabigyan ng karapatan si Sansa sa kumpanya. She's one of the reason for the company's downfall. Simpleng bagay pa nga hindi niya magawa. Ni hindi malang nagawang ayusin ang iskandalong kinahaharap ng kumpanya. Walang silbi. Galit na sabi ni Esmeralda. Wala naman ang magawa at masabi si Sansa dahil nakalatag na sa kanyang harapan ang mga papeles. At si Gregor na rin naman talaga muli ang chairman,
kaya hindi na siya makaangal pa. Dahil wala nang ibang magagawa, nagdesisyon si Sansa na lisanin na lamang ang Maynila at magtungo sa Tagaytay kung saan naroon ang natatanging property na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Halos wala nang ang tumulong luha mula sa mga mata ni Sansa dahil tila ba ubos na siya. Animoy namamanhid na nga siya sa lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Ngayon na napatunayan na bilog nga talaga ang mundo. Nang nasa piling siya ni Tyrone ay para bang nakalubog na siya sa putikan. Nakawala nga siya saglit at naranasang muli ang ginawa. Subalit bumalik naman siya ngayon sa buhay na puno ng pigati. Sa isang iglap ay nawala na sa kanyang lahat. Napahawak si Sansa sa kanyang tiyan at nangako sa kanyang sarili na magpapalakas na lamang siya at babalik. At sa kanyang pagbabalik ay sisiguraduhin niya na magbabayad ang lahat ng taong nanakit sa kanya at nasa likod ng kanyang pagbagsak. Naging tahimik lamang ang buhay ni Sansa, malayo sa mata ng publiko na puno ng panghuhusga sa kanya. At makalipas ang mga 5 buwan, ay dumating niya ang kanyang pinakahihintay. Isinugod si Sansa sa isang malaking ospital sa Quezon City dahil walang pasilidad sa Tagaytay na kayang asikasuhin ang komplikasyon ng kanyang ipinagbubuntis. Halos mamilipit sa sakit si Sansa habang hinihila ng mga nurse ang kanyang hinihigaan na gurney patungo sa operating room. "Sansa, breathe, okay? I need you to breathe. Everything will be okay." Paalala ng doktor sa kanya, subalit hindi naman nagbabago ang reaksyon ni Sansa. Halos maiyak na siya sa sobrang sakit na nararamdaman at pilit niyang ipinapanalangin na sana'y maging ligtas lamang silang dalawa ng kanyang anak. "Doc, makinig ka sa akin. Kahit yung anak ko na lang ang iligtas mo, please." Paghikbi ni Sansa. "Shh, don't say that. I will do my best to save you both, alright? You can do this. You have to be strong, okay?" Dagdag na payo pa ng doktor at inatasan na ang mga nurse na ihanda ang aparatong gagamitin para sa panganganak ni Sansa. Tinurukan na ng anesthesia si Sansa dahil hindi kakayanin ng kanyang katawan ang normal delivery. Nakatakda siyang ECS ngayong araw upang iligtas din na makuha ang bata mula sa kanya. Huminga ng malalim ang doktor ni Sansa at simulan na ang operasyon. Maingat siya sa bawat niyang ginagawa sa dalaga at siniguro niya na magiging tagumpay ang panganganak ni Sansa. At naging matagumpay nga ito dahil nasa maayos na kalagayan ng sanggol at si Sansa nang siya'y mailabas. Kinailangan lamang itong obserbahan para matingnan ang mga komplikasyon na nakita sa ultrasound noon. Inilipat na rin sa recovery room si Sansa. At nang siya'y magising, ay agad na sumalubong sa kanya ang nurse na nagpapaalala sa kanya ukol sa mga gastusin. Sa puntong iyon ay alam ni Sansa na wala siyang ibang pagkukunan ng pera dahil wala naman talaga siyang ipon at nakuhang malaking mana mula sa kanyang ama. Kaya halos hindi matanggap ni Sansa na kakailanganin niyang gawin ang isang bagay ngayon. At iyon ay ang gamitin ang ibinigay sa kanya ni Tyrone. Pikit mata niyang ibinigay sa nurse ang card na pagmamay-ari ni Tyrone habang inaalala kung paano ang kanyang magiging buhay ngayon. Dahil sa panganganak ni Sansa, alam niya sa kanyang sarili na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang gamitin ang blankong cash card ng kanyang dating asawa kahit palabag ito sa kanyang kalooban. Halos mapatalo naman si Tyrone sa kanyang kinauupuan at hindi siya nag-atubiling magtungo sa ospital nang matanggap ang isang mensahe na naglalaman ng "Important notice. You have transferred 3 million pesos to Children's Hospital Medical Center Quezon City Emergency. From your checking account that ends with 378, left with 7.5 million pesos on October 27, 2022, 11:30 a.m. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kaya ang madadatnan ni Tyrone sa ospital? Malalaman niya na kayang katotohanan na siya ang ama ng anak ni Sansa? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.